Okay, ito nga pala yung yellow variety na triple trunk na coconut na 8 years ko nang inaalagaan. So noon meron pa itong bao dito pero natanggal. At kapag titingnan natin yung kanyang trunk, mahaba na, at yung kanyang dahon ay medyo ganito pa rin siya kalit. Yellow variety. So kapag titingnan natin yung kanyang dahon, malapad pa yung kamay ko. Maliit. So 8 years in training. At ito na yung naging bunga o resulta. So regularly tinatanggal ko yung kulay brown sa loob ito. Pero kailangan magdahan-dahan para hindi masugatan yung dahon sa pagtanggal gamit ang cutter. Ito naman, so ito, tatanggalin natin ito, yung kulay brown, para lalo pa itong liliit dahil maaga kasing ma-expose yung kanyang dahon. So ganito lang siya kaliit, parang isang dangkal ko lang ang laki ng aking coconut. 8 years in the making. So matagal-tagal na rin itong na-train. At yung kanyang dahon ay nagiging dilaw dahil sa sobrang init. So kapag susukatin natin yung kanyang dahon, mga about 2 inches lang. Ito yung pinakamaliit. Oh, see? Kahit. So ngayon, sisimulan natin yung cleaning para mas liliit pa yung kanyang dahon. So tatanggalin natin ito, itong kulay brown na ito. Oh, gamit ang cutter. Dito naman, ito. Mag-ingat kasi kapag madiin mo yung cutter, nagkaroon ng sugat, nagkaroon ng scar. So, konting ingat para hindi masugatan. Tapos i-bend natin siya. Sa pag-bend, kailangan hawakan dito. Ganyan. Dahil mayroon naman siyang bagong dahon. Ito naman, mahirap tanggalin. So ito na. So mga isang buwan, tatanggalin na rin natin ito, itong tatlong ito na dahon, dahil mukhang, at i-check na rin natin kung may mga insektong nakatira. Tulad ng aphids. So ito na siya ngayon. Noon, ganito siya kalaki. Noon, ganito siya kalaki. Pero ngayon, ito na siya.